Welcome po sa Overseas Pinoy Cooking, mga kabayan. Pagluluto po tayo ngayon ng labong. May nabili kasi ako ng labong. Buong labong ito, mga kabayan. Pinili kong buong labong ang aking pinili para may pakita ko na rin kung paano maglinis, mag-slice at magpakulo ng labong, mga kabayan. Ang lulutuin natin ay labong, saluyot at sitaw na mayroon sahog na karne ng baka. Sa mga Ilocano, yan ang perfect combination, mga kabayan. Pag naluto ito, tama lang sa isang family of 6 siguro. Ang una ko pong gagawin ay ipapakita ko kung paano ko babalatan, hihiwain at pakukuluan ang labong. Ayan, mga kabayan, yung labong, eto. Ito yung pinakamaliit ang binili ko. Pero malaki pa rin, mga kabayan. Una, tanggalin ko yung dulo ng puno ng labong. Isagad ang pagputol hanggang sa unang talukap. Tapos, sunod ko nang tanggalin yung mga talukap na magulang na. Dito ko na rin hahatiin sa lugar na ito. Ngayon, slice ko na itong lower half. Hatiin ko muna, mga kabayan. Tapos, umpisahan kong slice yung dulo. Medyo mura pa dito at malutong. Dapat manipis ang hiwa, mga kabayan. Sa maganit na parte ay strip na po ang hiwang gagawin ko. Okay, tuloy ko lang, mga kabayan. Ngayon, umpisahan ko ng hiwain itong kalahati. Ito yung malutong na parte ng labong, mga kabayan. Slice ko lang naman yung tipis. Hanggang umabot na sa part ng talukap na matigas na. Pagdating sa talukap na maganit na,
tanggalin ko na ito. Tapos tuloy pag-slice, mga kabayan. Pagdating sa dulo, itapon na ito. Maganit na. Ayan, mga kabayan, ganyan siya karami, oh. Pagkahugas, pakukuluan ko na ito, kabayan. Okay, pakukuluan ko na ang nahugasan na labong. Gamit tayo ng medium size na stainless na pot. Dapat maraming tubig. Ang pagpapakulo sa labong ay hindi lang pampalambot ng mga kabayan. Inaalas din ito ng mga toksin sa labong, pati pait. Pakukuluan ko ito ng mga isang oras at kalahati hanggang dalawang oras para siguradong tanggal talaga ang mga toksin, kabayan. Ayos, isang oras nang nakalipas, mga kabayan. Tignan ko kung malambot na ang labong para matansya ko kung gaano pa katagal natin lulutuin or pakukuluan. Kulang pa, mga kalahating oras pa siguro, mga kabayan. Testing ulit kung pwede na, mga kabayan. Umanap tayo ng magulang na strip yung galing sa puno. Okay, pwede na. Konti na lang tapos tatanggalin ko na sa apoy. Tanggalin ko na sa apoy tapos palalamigin ko muna bago hugasan, mga kabayan. Pagkalamig, hugasan na ang labong. Dalawang beses na babanlawan, mga kabayan. Gumamit ng salaan para walang tapon, mga kabayan. Ngayon pipigayin ko na. Kahit hindi malakas na piga, okay na ito. Patagal naman na pakuluan, mga kabayan. Sunod, magtalbos naman tayo ng saluyot, mga kabayan. Dalawang tali itong nabili ko. Kunin ko yung mga dulo bawat tangkay ng saluyot. Tapos yung mga magagandang dahon, mga kabayan. Tapon na yung hindi maganda, huwag maghinayang. Ayan, mga kabayan, ang gagamitin natin. Okay, magluluto na, mga kabayan. Painitin itong stainless pot na ginamit sa pagpapulo ng labong kanina. Pag mainit na, ilagay na ang oil. Ayos, mainit na, ilagay na ang chopped garlic. Kalahating ulo ng bawang ito. Stir ko lang hanggang bumango ang bawang, mga kabayan. Hiniwalay ko kanina yung pot trimming sa beef na pansahog. Tapos, chop ko ito ng pino. Ilalagay ko nito, mga kabayan, magdadagdag ito sa sarap. Isa ko lang hanggang matunaw yung mga taba. Ngayon ilagay na ang sibuyas. Dalawang chopped onions. Gisa lang ng gisa, isang minuto siguro. Isa lang, mga isang minuto. Next, mga kabayan, itong kamatis naman. Tatlong chopped tomato. Fluy lang ang gisa ng mga isang minuto siguro.
Ngayon, lagay na itong beef thinly sliced to. Sobra sa 1/4 kilo ito. Pero pwede kahit gaano karami ang ilalagay. Lagay na itong patis, mga kalating tasa. Tuloy stir fry lang, mga 4 to 5 minutes. Depende sa dami ng beef. Nagtutubig kasi pag marami ang beef. Pwede nito, mga kabayan, lagyan ko na ng tubig, mga 3 tasa. Malaki lang kasi itong ginamit kong pantakal, mga kabayan, pero 3 tasa, pwede na. Takpan na at hayaan kumulo. Pakuluan lang mga 8 to 10 minutes. Tuloy lang ang pagpapakulo bago ilagay ang labong, mga kabayan. Ayos na, ilagay ko na ang labong. Halo-halo lang. Dagdagan ko ng tubig, mga kabayan, kinulang. Ngayon, takpan at ituloy ang pagluto, mga 3 to 5 minutes. Okay, lagay na ang sitaw. Tuloy lang, mga 3 to 5 minutes ulit, mga kabayan. Templahan na ng asin. Tapos, mga 1/3 cup ng sampalok sinigang mix. Kalahati lang bawat lagay, baka mabigla sa alat asim, mga kabayan. Mas masarap sana kung may sariwang sampalok. May nakita ko sa grocery, mahal masyado. Sinigang mix na lang gagamitin natin, mga kabayan. Okay, pwede nang ilagay ang saluyot. Takpan at ituloy ang luto.
Medyo matagal ding lutuin ang saloyot, mga 5 to 8 minutes pa siguro. Ayos, luto na mga kabayan. Tanggalin ko na sa apoy. Serve umigit lang, masarap pag mainit ang sabaw ng labong at beef. Lalo na at maasim pa.